Hey guys, it's me. It's AC. Napansin nyo na medyo iba ang setup natin sa video na ito dahil pag-uusapan natin sa video na ito ang iba't ibang conspiracy theories at urban legends na pinagpapasapasahan natin dito sa ating bansa. At ito ay tatawagin kong Verum AC. Totoo ba ito? Ay, naiihi ako. Naihi ako, seryoso. Actually, natatakot din ako sa ginagawa ko ngayon kasi syempre, yung mga ibang pag-uusapan natin dito sa video na to ay patay na. Ito eh, mga kwento-kwento lamang din naman na hindi matapos-tapos dahil nga medyo may kababalaghan siya, meron siyang medyo ay parang hindi ito tama, parang ganun. No? Ayan, pangunahan ko na kayo ha, kung meron man akong ma-offend, hindi ko sinasadya na makasira ng pangalan ng kahit kanino man. Itong mga conspiracy theories o mga urban legends na aking mga nabasa at mga narinig, eh mga haka-haka at kuru-kuru lamang, kaya patawarin niyo kung magkakamali ako. At para sa episode na ito ng Verum AC, mga conspiracy theories ang ating pag-uusapan. So, okay, masyadong matakot kasi simulan man natin sa unang conspiracy theory natin na medyo light lang naman, very malditahan, mga bitchesa, ganyan. At yan ay ang pagmamaldita ni Gretchen Barreto sa RCBC Tower. Actually, narinig ko na to sobrang tagal na at hindi talaga natin alam kung kailan talaga nangyari yon. Pero, meron akong time frame na narinig at nabasa sa internet dahil nag-research talaga ako bilang isang chismosa, hello. At ito daw ay totoong nangyari noong mid-90s. Knowing Gretchen, syempre, extravagant. Ganyan. Nasaan ang foreign expedition? Lalabas ako ngayon. Ganon si Mars. Yaman. O, shala. O, labas ang diamonds. O, lagay ang earrings. Ganyan. At syempre, bilang isang primadonna, hindi pwedeng hindi magmaldita ang isang Gretchen Barreto. Isang araw, pumasok siya sa RCBC Tower. Syempre, marami siyang bodyguards, ganyan. Yung Prada, ganyan. Hermes, ganyan. O, syempre, dumiretso na siya sa elevator, ganyan. Tapos, may isa siyang nakasabay. Ang wika ni Greta. Tell this girl to get out of my elevator. Sumagot si ate. Girl, palaban. Tell this girl to get out of my building. Ganon. Apparently, ang pinagbitchesahan ni Gretchen Barreto ay ang may-ari ng RCBC Tower. Mula na nasabi si ate Greta, guman yung ganyan na lang. Tapos nag-walk out na lang siya kasi nga napahiya na si Mars. Diba sabi ko sa inyo, very very light lang naman itong mga kwentuhan natin. Kaya dumako naman tayo sa ating second conspiracy theory na ahas sa Robinsons. Sumikat tong urban legend na to nung 80s kasi nga maraming lumutang na kwento about it. And syempre, mas lalong nagpatibay dyan ay ang paglutang ng kwento ni Alice Dixon. Ganto ang storya. O, defeating si girl dun sa fitting room, ganyan. Apparently, meron na ngang naririnig ng mga storya dyan sa paligid na meron nga ang taong ahas sa ilalim ng Robinsons. Habang nagfit si Alice Dixon, pumukas yung flooring ng fitting room. Pero, congratulations to Alice Dixon, nakakapit siya na mas lalo na nagpatibay na merong ahas sa Robinsons. Allegedly, ayoko makasuhan. Noong 80s kasi sobrang sikat si Alice Dixon. Sobrang sikat niya as an actress, as a commercial model, lahat na. Pero, pinagpalit niya yung buhay niya dito sa Philippines, yung showbiz life niya, the glitz and glamour, at pumunta siya sa ibang bansa at doon nagstay. At ang haka-haka, binayaran siya ng pamilya to keep quiet about it. Pero ilang beses na rin dininay ni Alice Dixon na hindi nga naman totoo yung ahas sa ilalim ng Robinsons. Pero personally ako, hindi ko na rin alam kung anong katotohanan dyan kasi sobrang tagal na nung storya and meron man, okay. And now, for our third conspiracy theory. May mga multo sa Pinoy Big Brother house. Ako talaga, as a Pinoy Big Brother fan since season 1, ano talaga? Wala season 1 talaga ako, isa talaga ako sa mga fan ng Pinoy Big Brother. At syempre, hindi pwedeng mawala ang November 1 episodes ng Pinoy Big Brother. Mula Pinoy Big Brother season 1, lumabas na talaga yung mga multo sa Pinoy Big Brother house. Nararamdaman na talaga nila. Binigyan naman nila ng solusyon in fairness. Na-bless nila na ilang beses yung bahay. Pero ang pinakamalakas na pagpaparamdam ng multo, no Pinoy Team Academy Season 1 kung saan nanalo si Yeng Constantino. Although, two different shows of Pinoy Big Brother and Pinoy Dream Academy sa isang bahay lang siya ginagawa. Merong co-scholar si Yeng Constantino na may third eye. At ang pangalan niya ay Pangki Trinidad. Sobrang ganda ng boses niya, girl. Ganto kasi yun, guys. Ang time ay isang concept lamang na binuo ng mga humans. But I also believe that we all live in the same plane. The past, the present, and the future, it's just in the same plane. Ito siya.
And kung sa tingin nyo, effective yung pagpapabless ng bahay na Boy Neighbor Brother Season 1? Hindi! So si Pangki Trinidad meron siyang third eye. So nakita niya yung mga ghosts. And there was this one time na sobrang lala nung pagpaparamdam ng mga multo dun sa Boy Neighbor Brother house. Nagpalit ng kwarto ang boys and girls bedroom. So medyo intense yung moments na yun. Kasi nga, nababother si Pangki kasi nga yung third eye niya na babagabang siya sa mga nagpapakita sa kanya. Anong ginawa? Nagpa-blessing ulit sila. Pero, tingin nyo, may nangyari? Wala! Lahat yun, nagtuloy-tuloy hanggang Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2 kung saan milulto si Mariel Rodriguez sa loob ng bahay ni Kuya. Ang storya, merong task ang celebrity housemates kung saan kinailangan nilang gumawa ng isang short film para sa kanilang Halloween task. Ayan, gumiling ang mga camera, umarte ang mga celebrity housemates, pero may kasama sila. At nahagip ito ng camera sa salamin. Alam niyo ba na maraming hindi nakikita ang ating mata na ang mga kamera at ating mga salamin ay nakikita? Katulad niyan. Sino yung nasa tabi mo? Charot. Okay, natatakot din ako guys. Okay, at ang pinakahuling pagpaparamdam ng multo sa Pinoy Big Brother house ay nung Pinoy Big Brother All In kung saan nagparamdam ang mga spirits kay Joshua at kay Loisa. In fairness, love team, Loishwa. Siguro Loishwa fans sila, ano? Conspiracy theory number 4. Di umano'y binenta ni Ninoy Aquino ang plano ni Ferdinand Marcos na kunin pabalik ang Saba mula sa Malaysia. Alam naman nating lahat na ang Saba ay parte ng Pilipinas noon. Alam nyo ba yun? Pero kinuha ito ng Malaysia. Pero itong si Ferdy, meron siyang plano na kunin pabalik ang Saba. Nakalatag na ng ganyan yung plano ni Marcos. Oh, pero binenta ni Nino yung plano dun sa Malaysian government. At syempre, ang resulta, yung mga Pinoy sabihin nila, ay, weak! Ano ba yan? Wale naman pala to si Marcos. Ano ba yan? Sino masaya? Si Nino. Wala naman ako ini-impose ano na mabait si Marcos at masama si Ninoy at mabait si Ninoy at masama si Marcos. I personally think that everyone is hungry for power and sinasabi ko lang bilang isang Pilipino, hindi natin kailangan pumili kung saan side tayo dapat. Kung kay Marcos ba or kay Aquino. Kung sinasabi ko lang ay pinipili ko ang maging Pilipino at sana piliin natin maging Pilipino. Awaw naman! Makabayan! AC for 2022 mga kaibigan! And last but not the least, ang conspiracy theory number 5. Tumatayo yung balahibo ko, grabe. Di umano, si Ramon Magsaysay ay pinatay ng mga Amerikano. Kung maalala nyo, si Ramon Magsaysay ang America's boy. Tatanungin mo yung mga historians, siya talaga yung pinaka-perfect na sasabihin nilang presidente na nangyari sa Pilipinas. Pero may mga theories na nagsasabi na pinatay siya ng mga Americans. But what happened? Diba ang tawag sa kanya ay ang America's boy? Sobrang daming plano ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pero di umano, hindi na kinaya ni Magsaysay ang mga plano ng Amerikano. Kaya ang plano niya, medyo chumupi-chupi na kayo mga Amerikano, ganyan. Siyempre, hindi naman pwedeng ganun-ganun lang, diba? Siyempre, umalma ang Amerika. Ang sabi nila, no, don't do that to me. You don't do that to me, baby girl. Pero, alam nyo ba na bago maging presidente si Magsaysay, siya ay naging intelligence ng Amerika. Parang maraming nalalaman. Basta marami siyang nalalaman tungkol sa Amerika. Hindi natin alam, malay nyo yung Amerika, nagalit. Tapos, si Magsaysay, parang, sige, iba kayo rin naman may baho. Huwag kayo magmalinis. Kami rin naman. Gusto namin dito lang kami. O, maglinap mo kayo naman. Kami na lang dito. Pero syempre, hindi naman masyadong pwedeng obvious na galit si Amerika kay Magsaysay. Ang sabi ng history, ito ang bundok manunggal sa Cebu. At ito naman ang eroplano ni Ramon Magsaysay na ang pangalan ay Mount Pinatubo. Sabi ng history, ito ang eroplano tumama sa Mount Manunggal at ito ay Cruiser President. Pero, ang sabi nila, ito ang Mount Manunggal, ito ang eroplano na sinasakyan ni Ramon Magsaysay. Bago pa ito tumama sa Mount Manunggal, sumabog na yung eroplano. Pero syempre, hindi dapat masyadong obvious na sumabog yung eroplano. So, pinalabas na tumama siya sa Mount Manunggal. Just imagine, nahati sa dalawa yung airplane. Ito ang sasakyang himpapawid. Nahati sa dalawa ang sasakyang himpapawid. Pero bakit nahati? Eh di ba nga tumama sa bundok? Kung tumama ang eroplano ni Ramon Magsaysay sa Mount Manunggal, yupi-yupi, hello mamang, hello, walang matitira doon, hello, wala talaga, as in zero, wala, as in wale talaga. Eh pero bakit nahati sa dalawa yung eroplano? At may isang nakaligtas. Kung ito ay tumama sa Mount Manunggal.
isang journalist ang nakaligtas doon sa plane crash na yun. Ang pangalan niya ay Nelson Mata. Pero kung plane crash talaga yun sa Mount Manunggal at kung tumama talaga yung eroplano doon sa Mount Manunggal, hindi ba dapat ang lahat ng tao doon nawali talaga ng bonggang-bongga? I guess we'll never know. And guys, that's it. Yan po ang ating limang conspiracy theories na aking tatalakayan dito sa video na ito. Kung gusto niyo pa ng mga gantong videos, mag-comment lang kayo down below. Kaya takutin natin ang mga sarili natin. Ano? At syempre, Mars, kung meron ka rin mga chismis din dyan, mag-comment ka lang down below. Kasi syempre, gusto kong malaman. Mga Mars tayo, eh, diba? Chika-chika ganyan. Ayan guys, sana hindi ka kayo masyado natakot. Maraming salamat sa panonood ng Vero AC. Totoo ba ito? And this has been me, AC, signing off.